Pakibaba lang ang kilay dye dahil uso talaga ngayon ang pagpapaganda ng kilay. Kilay goals ang tawag dyan dahil sa kilay daw natin nakasalalay kung gusto mong magmukhang bida o kontrabida. Pero para sa mga team kapos dyan, to the rescue, sina Yumi, Solen, Darwin, Tony at Hart. Ang binansagang kilay squad ng Barangay Baltao. Armado ng blade, sinulid at eyeliner, kaya raw nilang pagandahin ang inyong kilay sa halagang 50 pesos lang. Let's party! Kilay po kayo, ma'am, sir. Kilay kayo dyan. Ay, hello, madam. Ano ka na? Okay, pagagandahin kita. Magkano ba yan? Nakumura lang, kahit yan nila yung pambayad mo. Bigo muna, wala pa kasi akong pera. Okay naman, ate. Gumanda naman yung kilay ko. Perfect. Hindi ko na kailangan umalis. Kagaya niya, naka-duty ako. Nag-iikot sila. Ang pinaka-challenging daw para sa kanila, ang mga makakapal at malalagong kilay. Kanina maraming hook. Ayan, medyo umokay na siya. Nagkaroon na siya ng shape. Okay lang. Kaya kong tiisin. Para gumanda lang ako. Si Ruth, hinding-hindi raw makaalis ng bahay kapag hindi tama ang pagkakaayos ng kanyang kilay. It's so important po kasi it completes my look perfectly. Kasi kahit walang lipstick or blush on, ayun lang, ma-enhance na yung itsura ko. Inaabot nga raw siya ng hanggang 5 minuto. Ma-perfect lang ito. At kapag nagsimula na raw magkilay si Ruth, ang kanyang nobyong si Mark, willing to wait naman daw. Iniintindi naman daw ni Mark ang kakikaya ng kanyang nobya. Pero hindi niya raw lubos inakala. Nahahantong ito sa isang pagsubok sa kanilang relasyon. Nung hindi sinasadyang magalaw ni Mark ang kilay ng kanyang nobya. Ano ba? Masira yung kilay ko! Aba, si Ruth, nag-beast mode. Oh, pag yan nabura. Sa buisip daw tuloy ni Mark, pinapili niyang dalaga. Kilay o ako? Kinaba na onte. Baka mamaya kasi yung parang na-feel ko yung kilay talaga yung pipiliin. Hindi ako eh. Aba, si Ruth, nalito. Ayoko pong nabubura yung kilay ko eh. Dapat hindi talaga niya ako papiliin. Nung i-upload ni Mark ang kilay serye nila sa social media, maraming nakarelate. Pero paglilinaw ng dalawa, ang kanilang LQ o lover's quarrel nang dahil lang sa kilay, katulad ng ibang mga problema, sa huli, idinaan na lang nila sa tawa. Kahit pala po siyang kilay, ano, malamalo. Gabi naman yung walang kilay na dyan. Kasi lagi ko rin po sinasabi sa kanya na ano, araw-araw po na maganda siya. Ang ating mga kilay, hindi lang daw pampaganda ng mukha. Ang arkong hugis nito, likas daw, nakadisenyo para ang alikabok, pawis, pati na ang ulan, hindi direktang mapunta sa ating mga mata. It's also a protection dito sa ating tinatawag na orbital rim o dun sa buto. We have a bone there na pinoprotection na ng kilay. Pero hindi maitatangging, sa pamagitan ng ating mga kilay, nakikita rin ang ating emosyon. Iba't ibang klase rin daw ng kilay ang nababagay sa iba't ibang hugis ng mukha. Meron kang bilugan ng mukha, so dapat yung kilay mo dyan, meron siyang angle. For square face, dapat top angle lang siya, tapos may curve siya ng konti. Pero hindi na lang pala mga babae ngayon ang mabusisi sa kanilang kilay. Pati ang mga katulad ni Gio, pinapaayos na rin ang kilay. Yung time na yon, hindi kasi ako makalabas ng bahay. So mga 2 days, dapat talaga isisikret yung pagpapagawa ko ng kilay. Pero paano ko isisikret? Diba? Para kung may pentel pen sa noo, may linta level yung kulay. So nag-video na lang ako para na lang doon sa mga interested magpa-tattoo din ng kilay para alam nila yung e-expect nila, di ba? Pero paglilinaw ni Gio, ang video na kunan 2 araw matapos ang kanyang 3D eyebrow embroidery treatment. Kaya ang kanyang kilay, kumapal ng bonggang-bongga. Hindi ako nagandahan nung first kasi sobrang kapal, para kung Angry Bird. In-explain niya sa akin yung mga aftercare na ganun daw talaga, makapal talaga sa umpisa. And then mga after naman ng mga 3 days, 4 days, na-appreciate ko na yung kilay ko.
Pero sa loob ng isang linggo, naayos din daw ang kanyang kilay at na-achieve ang pinapangarap niyang Korean eyebrow. Gandang woke up like this. Ang tila kawalan ng kilay ni Michelle, naging dahilan din daw kung bakit madalas siyang asarin at naging biktima pa ng bullying. Wala kang kilay, magpabebe mo lang kilay. Tama na, wala kang pakikwagan ng po sila. Pero hindi rin daw dapat gawing katatawanan ang kawalan ng kilay. Maaari raw kasi itong indikasyon ng isang sakit. Merong mga skin diseases na nagko-cause din ng paglagas ng kilay. Ang isa na dyan, yung asthma of the skin. Very common yan sa mga hypothyroid, bagsak yung thyroid hormones. Naglalagas yung kilay. At isa na rin dyan, yung systemic lupus erythematosus. Merong lupus na dun lang, nakakonsentrate lang sa balat. Ipinasuri namin ang kilay ni Michelle sa dermatologist. Hindi naman nagbabalakubak itong kilay mo o wala ka namang mga rashes sa arms, no? Wala naman. Ang nakikita natin, mas malaki ang naglilin tayo towards genetic o kinamana niya talaga sa kanyang mami yung pagkaroon ng manipis na kilay. Ang ating pabebe girl, magkakaroon na ng instant kilay. Hindi kailangan sobrang matapang yung kilay. So soft lang yung gagawin natin using airbrush. Hanggang sinimulan na ang paggamit ng airbrush. Mas gumanda siya. Hi, ako si Michelle, ang original na pabebe girls. At wala kayong pake kung gusto ko magkakilay. Hindi maitatanggi. Malaking bagay ang ating kilay. Pero sa mga mapanghusga, ang ating mga kilay ang nagdidikta kung tayo ba'y itsurang bida o kontrabida. Kaya, ang mga nagtataas ang kilay dyan, ibaba muna!